Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Music 4, Quarter 3, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Antecedent Phrase and Consequent Phrase. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matutukoy mo sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang antecedent at consequent phrase ng isang awit. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang antecedent at consequent phrase ng isang awit. Kung ang tula ay binubuo ng mga taludtod, ang musika ay may mga musical phrase na magkakaugnay at nakabubuo ng isang musical idea. Kilalanin natin ang dalawang bagay na bumubuo sa isang musical idea o period. Ang mga ito ay ang antecedent phrase at ang consequent phrase. Ano nga ba ang ibig sabihin ng antecedent at consequent phrase? Pero bago natin alamin ang dalawang bagay na ito, ay awitin muna natin ang awit na pinamagatang Ugoy ng Duya ni Levi Celerio at Lucio San Pedro. Sabayan niyo ako mga bata! Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Pansinin natin ang unang phrase at ang pangalawang phrase. Ang dalawang ito ay magkaugnay at bumubuo ito ng isang musical idea. Ang mga musical phrase na ito ay parang tula kung ating babasahin. Kung ating babasahin, ang una at pangalawang phrase ng patula ay ganito. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Ang dalawang musical phrase na ito ay hindi maaaring paghiwalayin dahil hindi tayo makabubuo ng isang musical idea kung hindi ito magkasama. Maaaring maging kulang o bitin ang isang musical idea. Ang mga ito ay magkaugnay. Ang unang phrase sa awiting ito ay ang tinatawag na antecedent phrase. Ang pangalawang phrase naman sa awiting ito ay ang tinatawag na consequent phrase. Ang antecedent phrase ay ang tanong at ang consequent phrase ay ang sagot, kaya magkaugnay ang dalawa. Bakit natin nasabi na ang antecedent phrase ay tanong? Pansinin natin ang antecedent phrase. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Sa awiting ito ay para bang may tanong. Ano yung dating araw na sana'y di magmaliw? Kaya ito ay sasagutin ng consequent phrase. Ang dating araw na sana'y di magmaliw ay nang munti pang bata sa piling ni nanay. Ang dalawang ito ay laging magkaugnay. Kung may tanong, syempre ito ay sasagutin upang hindi maging bitin at maging kulang ang unang phrase. Kaya magkaugnay ang dalawa.
pansinin din natin ang pangatlong praise. Ito ay antecedent praise. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal. Anong klaseng awit ni Inang Mahal ang nais niyang maulit? Ang awit ni Inang Mahal na nais maulit ay ang awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Ito ang consequent praise. Ang antecedent at consequent praises ay magkakaugnay. Ito ang dalawang praise na bumubuo ng isang musical idea. Kung antecedent praise lang ang ating babanggitin at hindi natin isusunod ang consequent praise, maaaring makukulangan o mabibitin tayo sa isang musical praise at hindi natin mabubuo ang isang musical idea. Ang antecedent praise ay may pataas na himig, samantalang ang consequent praise naman ay may pababang himig. Awitin muli natin ang unang praise o antecedent praise. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Narinig nyo ba mga bata? Hindi ba't papataas na himig ito? Ngayon naman awitin natin ang consequent praise. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Kung inyo naman pakikinggan ang consequent praise, ito ay may pababang himig. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Suriin ang mga nota sa awiting Ugoy ng Duyan. Bigyang pansin ang antecedent praise at consequent praise. Sagutin ang mga tanong sa iyong kwaderno. Handa na ba kayo mga bata? Muli nating awitin ang Ugoy ng Duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Para sa unang katanungan, ilang musical praise mayroon ang awiting ito? Bilangin natin mga bata. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya ang sagot ay, ito ay may apat na musical praise. Para naman sa pangalawang katanungan, tukuyin ang antecedent praise at consequent praise sa bawat praise. Tukuyin natin mga bata. Ang unang praise ay, sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Ang unang praise ay may papataas na himig, kaya ito ay ang antecedent praise. Tingnan naman natin ang pangalawang praise. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Ito naman ay may papababang himig, kaya ito ay ang consequent phrase. Awitin naman natin ang pangatlong phrase. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal. Ang pangatlong phrase naman ay may papataas na himig, kaya ito ay ang antecedent phrase. At ang panghuling phrase, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Ito naman ay may pababang himig, kaya ito ay consequent phrase. Para naman sa pangatlong katanungan, ano ang karaniwang direksyon ng melody ng antecedent phrase at ng consequent phrase? Tama! Ang antecedent praise ay pataas ang himig, samantalang ang consequent praise ay pababa ang himig. Pang-apat, nabubuo ba ang musical idea ng awit kapag pinagdugtong mo ang dalawang musical praise? Magaling! Ang sagot ay, opo, nabubuo po ang musical idea kapag pinagdugtong ang dalawang musical praise. At panglimang katanungan, nabuo rin ba ang daloy ng himig? Magaling!
Ang sagot ay, opo. Nabubuo po ang daloy ng himig kapag pinagsama ang antecedent at consequent phrase. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Suriin at pakinggan ang awiting Mary Had a Little Lamb. Tukuyin kung aling musical phrase ang antecedent at consequent phrases. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Awitin natin ang Mary Had a Little Lamb. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Ang antecedent phrase sa awiting Mary Had a Little Lamb ay ang unang phrase dahil ito ay may papataas na himig. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. At ang consequent phrase sa awiting ito ay ang pangalawang phrase dahil ito naman ay may papababang himig. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Naranasan mo na bang bumigkas ng isang chant? Ang chant ay isang paawit na pabigkas ng mga salita na binubuo ng isa o dalawang tunog. Halika at subukan ang bumigkas ng isang chant. Para sa pagsasanay bilang tatlo, maghanap ng kapareha. Kung ikaw ay babae, ang hahanapin mong kapareha ay lalaki o kaya ang kuya o tatay. Kung ikaw naman ay lalaki, ang hahanapin mo namang kapareha ay babae o kaya si nanay o si ate. Ang babae ay bibigkas ng chant na pataas na tono, samantalang ang lalaki sa pababang tono. Narito ang inyong bibigkasin. Tandaan na ang babae ay ang pataas na tono at ang lalaki ay ang pababang tono. Maari niyong bigkasin ang mga salitang ito ng paawit. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kaming mga babae, kami sumasayaw. Kaming mga lalaki, kami napapawaw. Sumayaw, katawan ay igalaw. Pumalakpak, mga paay ipadyak. Mga bata, maaari ninyong ibahin ang tono ng bawat linya ng babae at lalaki. Mag-isip kayo kung anong tono ang ibibigkas nyo sa bawat linya ng babae at lalaki. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang apat. Maghanap ng kapareha sa iyong kasama sa bahay. Ang bawat isa ay mag-isip at magsasagawa ng angkop na kilos na sinusunod ang direksyon ng melody upang maipakita ang antecedent phrase at consequent phrase sa awiting Mary Had a Little Lamb. Maaring magpalitan kayo ng gawain. At para naman sa pagsasanay bilang lima, maghanap ng anumang awitin sa aklat. Isulat ito sa iyong music writing book. Tukuyin at bilugan ang antecedent phrase at ikahon ang consequent phrases. Magbibigay ako ng isang halimbawa ng isang awitin, ang Baba Black Sheep. Alam niyo ba ang awit na ito? Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master and one for my dame. One for the little boy who lived down the lane. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Sa awiting ito, ang antecedent phrase ay ang Baba Black Sheep, have you any wool? Ito ay may papataas na himig, kaya atin itong bibilugan. At ito naman ay sasagutin ng pangalawang phrase o tinatawag nating consequent phrase, kaya atin itong ikakahon. Yes sir, 3 bags full. Ang pangatlong phrase naman ay antecedent phrase. One for my master and one for my dame. Kaya bibilugan natin ito. At ang consequent phrase ay ang pang-apat na phrase. Kaya ito ay ikakahon natin. Sumunod na phrase, Baba Black Sheep, have you any wool? Ito ay antecedent phrase.
Yes, sir. Yes, sir. 3 bags full. Ito ay consequent praise. Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Ang unang prompt, nauunawaan ko na kung ang tula ay binubuo ng mga taludtod, ang musika ay may mga musical praise na magkakaugnay at nakabubuo ng isang musical idea. Sumunod naman na prompt, nababatid ko na ang antecedent praise at consequent praise ay magkaugnay at hindi maaring magkahiwalay dahil kapag wala ang isa ay hindi makakabuo ng isang musical idea. Para naman sa susunod na prompt, kailangan kong higit pang matutunan ang tungkol sa pakikinig at pagtingin ng antecedent at consequent praise ng isang awit. Tandaan! Ang antecedent praise at consequent praise ay mga musical praise na magkakaugnay at bumubuo ng musical idea o period sa isang awit. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!